guys! Ayan, ito bagong vlog ko. Thank you so much for watching. Ayan po, nakikita niyo po ba yan? Talbos po ito ng kamote. Nalantang-lanta, pakita ko lang ha. Ayan po siya. Pasensya niyo na yung mga nasa paligid. As in, lantang-lanta na po siya. Tsaka medyo naninilaw na rin yung ano, yung mga dahon. Para makita niyo, ayan. Ayan po. Pinili ko kanina, dyan sa talipapa. So, kapag binabad po natin to sa normal na tap water, or basta yung normal po na tubig na iniinom natin, or yung galing po sa gripo, hindi naman po talaga siya, ano, mare-revive. So, may gagawin po tayo. May gagawin po tayo, and check po natin, abangan po natin anong mangyayari sa talbos na to. Lagay muna natin dito. Kung anong mangyayari sa kanya after natin siyang buhayin. Buhayin talaga. After natin ibalik yung kanyang kagandahan. Ano ba yung pitsura nyo? Kawawang kawawa naman siya. Ayan guys, abangan nyo po ha. Maraming maraming salamat. Hello guys! Welcome back! Ayan, ito po yung gagawin natin. So, kumuha po ako ng ano, ng plastic bowl. Ang gana actually. Ayan, nalagyan po natin siya ng water mula sa gripo. Medyo damihan po natin ng konti para ano, para malunod po yung talbos ng kamote. Para malunod talaga. Para mababad po natin siya ng maayos. Ayan. Wait lang po ah. Ayan. Wait lang. Ayan guys, eto na po yung ating water sa planggana. So, next step is lalagay po natin yung lantang-lanta na talbos ng kamote. Ayan po, lantang-lanta na po siya. Ayan, wala na po siyang energy. So, gagawin po natin is bababad po natin siya dito. Bababad po natin siya sa tubig. Teka, tanggalin ko muna yung goma. Para ano, hindi siya... Tanggalin ko muna yung goma. 20 pesos po itong ano, talbos ng kamote na to sa mga gusto pong magtanong. Ayan, ganyan na po yung itsura niya. Hindi na po siya fresh. Kumbaga sa isda, bilasana po siya. So, lantang-lanta po talaga siya. Ayan po. Wawa naman. Ayusin ko lang po ng konti. So, make sure lang na nakababad siya sa water. Ganyan. Tapos, meron po tayong machine. Ayan po. Tawag po sa machine natin na to is ozonizer. Ozonizer, ang gagawin niya po is lalagyan niya po ng oxygen yung ating water. More than enough oxygen po. And, ang mangyayari is magiging alkaline po. Magiging alkaline po itong water na to. Tingnan po natin kung anong mangyayari sa ating talbos ng kamote after 15 to 20 minutes na nakababad siya. So, ito po yung tube ng ating ozonizer machine na gagawing alkaline yung ating water. So, ilalagay lang po natin siya dyan. Isasubmerge po natin. Yan. Make sure po na naka, ano po siya. And, andar po natin ang ating ozonizer. First time ko lang po itong gagawin na ako lang. Ayan. So, nakikita nyo po, parang kumukulo po siya. Pero hindi po umiinit yung water. Ganyan lang po talaga siya. Ganyan lang po. So, antayin po natin siya. Balikan po natin siya after 15 to 20 minutes para makita po natin yung tsura. Pero for the rest of the next 15 to 20 minutes, ganyan lang po talaga. Ganyan lang po. Huwag lang po natin siyang gagalawin. Hayaan lang po natin siya. Hello guys! Ayan, tapos na po yung 15 to 20 minutes natin. Kaso medyo naptagalan po ako. Siguro mga kalahating oras na to. Sorry naman, pero ayan. Kung nakikita nyo, you can compare it to the previous, ano, yung inano natin siya. Umangat na siya, kasi syempre kanina, di ba, ano, lantang-lanta siya. So, baliko-baliko siya. Nakabaw yung, ano, nakabaw ito. Papatayin muna natin.
nakabaw yung talbos ng kamote. Teka. Pero aangatin natin. Papakita ko sa inyo, ha. Makikita nyo naman, makukompare nyo dun sa ano. Ayan. Tanggal yung mga ano. May nahulog lang. Pero nakita nyo po yung difference. Nakatayo siya. Nakita nyo, gaano siya kaganda. Nabuhay siya. Nabuhay. Ano ba yan? Teka nga. Nilipat natin sa ano. Pakitanggal nga ng planggana. Ayan, pakitanggal. Lagyan natin dito sa ano. Balik natin dito sa baso. Kasi nung nalanta po siya, grabing as in nakayoko na, talaga siya. Sorry, ang hirap mag-vlog na iisa yung ano. Ay, wala kasi, hindi ko kasi ano, ginamit yung... Ano ba yan? Ay, kanina kasi nakagoma. Oo, pero nakagoma na yung kanina, ha. Pero ano. Pero ayan po siya, as in... Hindi po siya nakayuko. Hindi po siya nakayuko, katulad nung kanina na pinakita ko sa inyo. Ayan na po siya. Fresh na fresh na po siya. Fresh na siyang tingnan. Na-revive po siya. That's because of the alkaline water. Ayan po. Tingnan nyo po ng maano, closer. Let's have a closer look. Ayan po siya. Hindi po siya perfect. Pero grabe po yung nagawa niya sa gulay. Bumalik po yung sigla ng gulay. Ayan po. Alright. Thank you for watching, guys. See you next time. Thank you.